Shout out! Ayun, nandito naman tayo sa Grounds Fitment. So, ayun, kasama natin si Boss Ivan, ang main guy ng Grounds Fitment. Boss Ivan, sige, kwento mo paano nag-start yung shop. Pakilalaan pala. Ako nga pala si Ivan Malik, owner ng Grounds Fitment. Start na tayo sa history ng Grounds. Dati kasi auto-clinic siya. Okay. Way back 2018. Dito sa Malagasan, doon yung una kong shop. Auto-clinic yung name ko. Bago kasi ako nawala sa Pampanga, doon naman talaga ako nakilala sa Auto-Fit. Sa kuya ko, shoutout kay kuya. Auto-Fit. Doon talaga ako nagagawa. So, may nangyari sa akin na namatay mother ko. Tapos may patulit. Bumalik ako din sa Cavite. Tapos nag-start na ako noon 2018 sa auto-clinic sa Malagasan. Tapos, yung po yung pangalan. Oo, yun pa. Kasi may partner ako noon, dapat hindi siya fitment shop. Mm-hmm. Dapat detailing shop siya. Mm-hmm. Okay. So, yung nag-isip ako na medyo mahina yung detailing ng time na yun kasi naulan talaga. Mm-hmm. Sabi ko, gagawa na ako, mag-fitment ako. Kumain kami ng kuya ko, si Weman. Sabi, sige, mag-fitment ka. Yun, sunod-sunod na. Tapos, bale, 1 year na ako doon sa auto-clinic sa Malagasan. Bago ako nag-decide na mag-shop dito. Actually, kami ni Kuya Ron, magkausap na kami niyan. Partner na kami niyan before. Online pa lang siya. Mm-hmm. Ako, meron parang yung shop, bahay-bahay siya lang. Ganun. So, nag-decide kami na mag-tayo. Tayo na sarili. Oo, kasi ayun ang dream talaga namin dalawa. Mm-hmm. So, sabi namin, sige, tayo tayo. Lakasan na ng loob. Mm-hmm. Actually, nung binubuo to, Grounds, hindi pa tapos to eh. Mm-hmm. Medyo na sila Grumarian, mga sumuporta agad sa akin. Yeah, sila Wawi. Oo. Yep. Tapos, yun, simula nung natapos yung shop, tuloy-tuloy na. Mm-hmm. Hanggang ngayon, thankful naman na. Bali, ilang years na rin si Grounds Fitness? Bali, let's say 3 years na rin. 3 years na rin, okay. Hindi pala, by the way, Basayban, saan nakuha si Grounds Fitness Grounds yung name? Yung name niya kasi talaga nag originate siya kasi gusto ko ground, yung sabi talaga sa ground clearance. Okay, correct. It's connected dun sa film. So, dapat nga ang pangalan niyan is ano eh, sagad lang, gano'n lang. Pero sabi ko naman, parang ang pangit. Correct. So, yun, Grounds na lang yung nalagay ko. Well, in fairness, maganda naman talaga yung pangalan ng Grounds Fitness. Tsaka, ano siya, catchy. Kumbaga, catchy. Sige, Boss Ivan, sige, kwento mo ngayon, ano ba yung services na in-offer natin for ng Grounds? Ng Grounds. Actually, ito ang service talaga namin is install ng lowering, install ng coilovers, install ng coil sleeves, okay. At saka install, or meron kami tinatawag na non-adjustable. So yun ang adjustable namin, or modified shocks na kasi yung tawag yung shocks na yun. Okay. Hindi na yung ibang term. Mm-hmm. Kasi, parang gusto ko, ako mag-originate lang. Yap, na sa sarili mong tawag. Correct. Term. Yep. Yung parang, may iba pang term na gano'n. Yep. So ako, sa akin, siguro, kasi more on OVM shocks ang ginagamit namin, which is yung stock ng auto talaga. Yep. So, minobodified namin siya. Yep. As in-installan lang namin ng coil sleeves, ganyan, ng lowering, ganyan. Ayun lang mga ginagawa namin sa federal, sa fitment. Nag-fitment rin kami ng airsus, pero hindi kami nag-install ng airsus. Kasi medyo technical. Tsaka, kung suggest ko na naman, kung magpapa-install sila, sa Cosmos. Correct. Doon ang ano ko eh, connect. Tsaka, shoutout sa Cosmos. Cosmos Fit, yan. So, ever since naman kasi talaga, doon na talaga akong tiwala sa Cosmos Fit. Tapos yun, dadalhin minsan pupunta yung mga customer namin para na nagpapa-fitment. Okay lang naman. So more on fitment talaga? More on fitment lang talaga. Kasi yung medyo ma-detail niya pag pag-kikwento natin o pag-usapan natin. Yep. Ayun lang. Yung services ko, more on sagad talaga. Okay. Lift. Pwede rin naman akong gumawa ng lift. Install na naman siya mga lift kit eh. So, ayun ang ano. Ayun ang pwede namin gawin. Okay. Services namin sa racing seats. Install rin ang racing seat. Okay. So, ayun ang mga services namin. Ayos. Ano po, sa even, dun sa mga viewers natin na nagsisimula pa lang na mag-build ng kotse, anong masasuggest mo sa kanila in terms of dun sa fitment na kailangan? Siguro sa fitment,
kasi ang ano depende kasi sa comfortability natin. Meron kasi tayo na gusto natin yung looks pero once na try natin hindi tayo komportable sa lifestyle natin sa araw-araw natin. Daily driven ba yung kotse? Kasi mamimili tayo niyan eh. Ano bang gusto kong sa auto ko? Forma lang or functionality? Functional yung kotse ko. Kasi kung ako, kung sa mga bago, siguro itry muna nila yung functional na setup. So, muna ang sagat-saga. So, baka mahirap din tayo mabigla. Correct. So, aaralin muna naman natin yan or matututo naman tayo. Baga mag-a-adjust muna. Yes. Hindi yung kotse yung mag-a-adjust sa natin. Dapat tayo mag-a-adjust sa kotse natin kung ano yung gusto. Ano kung ano yung talaga. Correct. Na, ano, sakop sa lifestyle natin araw-araw. Kasi wala namang mag-judge sa'yo kung mataas yung auto mo. Kasi safe pa rin yan eh. In the end of the day, safe pa rin yan. Kotse mo pa rin yan. Pride mo pa rin yan. Yep. So, gagawin mo lang, ibagang kung saan ka komportable. Ayun lang. Para dun sa mga starters or sa mga viewers natin na nag-iisip magpa-fitment, ano ba yan? Limited ba tayo sa kotse lang? O ano naman tayo? Lahat ng kotse pwede natin. From compact cars to... Sa SUV car. Oh, grabe. So, kita niyo yung range ng pwede nilang gawin dito sa grounds fitment, di ba? Lahat pwede. Mm. Boss, dun sa ano, Boss Ivan, dun sa range, may range ba tayo? Let's say, kunyari, starter ako. Magkano bang kailangan kong paghandaan para sa isang magandang fitment na? Kasi sa fitment, bibili muna tayo ng mugs. Okay. Mugs and tires. Alright. Okay. So yun muna. Mugs and tires. Okay. Tapos sa fitment naman, sa akin, kasi ginagawa ko sa mga daily ride lang, is non-adjustable. Kasi stock spring lang siya, at the same time, stock shocks. So may minomodify lang siya. Okay. Tapos sa rear, depende sa auto, medyo babawasan na natin yung spring. So, yun, parang komportable naman ako na, or medyo sasabihin ko na medyo maganda naman yun. Sa ganun, Basay Van, magkano siya? Para at least power din yung mga viewers natin na kasi range lang. Oo, yung range ko kasi doon, minsan 5,000, minsan 5,500, okay. Ganyan. Kung bakit yung nag-start? Kung ano nag-start. Okay. Sa inyo pinaka-ano namin na package. Pero depende kasi sa akin, minsan, pag sinumpong ako na gusto ko mag-sale, mag-sale ako eh. Kasi ako yung stay lang ako sa presyo ko. Kung gusto ko, binababa palagi. Pero never ko na tinaas yung price. Okay. So, kita na naman, murang-mura. At sobrang bait ni Boss Ivan. Magkalanti yan. Okay, Boss Ivan, sige, invite mo na yung mga viewers natin sa mga nag-iisip na magpa-fitment. Sige, if ever gusto nyo magpa-fitment, like nyo lang yung page namin, Grounds Fitment. Search nyo lang doon or direct nyo ako message, Ivan Manik sa Facebook, din naman ako sa plato. Tapos, ayun lang, sa IG kasi wala akong IG. Pero, in-workout mo naman. Okay, okay. Boss, yung dito sa shop. Address tayo? Natin sa shop is beside Christian Value School along Aguinaldo Highway. Actually, same lang kami ng address ng Nitrofuse Garage. Hindi na kami mag-ahiwalay niyan. Wish nyo na Nitrofuse Garage. Visible naman siya. Okay, sige guys. So, lahat ng gusto nyo ng fit ko or gusto nyo magpa-fitment, punta lang kayo dito sa Grounds Fitment dito sa Cavite. Solid tong shop na to. Solid ang may-ari si Boss Ivan. Thank you. So, support lang guys. Thank you. Ready ka lang? O, ano to for behind the scene to? Ha? Inan pa yung outfit niya. Ano yan? Papamakeup ako eh. Ha? Papamakeup ako. Pogi ako dyan ha?